Kamusta mga iho? Halos tuloy-tuloy ang ulan this past few days. Dahan-dahan lang sa pagdadrive, lalo na at madulas ang mga kalsada natin. Kung wala rin lang naman tayong importanteng lakad, stay at home na lang muna tayo. Pero kung kailangan talaga natin lumabas, dapat doble ingat. Meron lang tayong pupuntahan ngayon. Tapos uwi na rin tayo agad. Short video lang to. Gusto ko lang i-record yung ride natin habang umuulan. Gusto ko lang ding malaman kung magiging malinaw ba yung kuha ng camera natin. Sinusubukan ko lang din kung yung ganitong klaseng panahon ay makakuha tayo ng magandang footage para sa mga future rides natin kung sakaling umulan. From time to time, pinupunasan ko yung camera natin para make sure na walang masyadong moist o tubig dun sa may camera natin. Yun, sana lang makakuha tayo ng magandang footage pag nireview natin itong mga shots natin. Maganda rin naman gamitin itong KTM 390 Adventure natin kahit ganito yung klase ng panahon, medyo maulan, basa yung kalsada. Ang advantage nito, mababawasan yung singaw ng init ng makina pag ganitong klaseng panahon. Tapos yung gulong na ginagamit natin, okay din naman kahit stock tires lang siya, makapit din naman sa mga basang kalsada. Mukhang may tatanaw tayo na baha. Tumataas pala yung tubig sa area na to. Pero mukhang di naman siya ganun kalalim, kaya dadiretso na natin dahil tingin ko kaya naman ang motor natin. Sana lang walang malalim na parte yung kalsada para maging smooth lang yung pagtawid natin sa bahay. Medyo kinabahan tayo din ng konti kasi kung mapapansin nyo, umaagos yung tubig tapos nagiging malikot yung manibela natin. Pero tingin ko naman hindi ganun kalalim yung tubig kasi merong poste doon na may marker na kung hanggang saan lang yung tubig, less than 2 feet lang naman, kaya tinuloy-tuloy na rin natin. Doon sa parting gitna, nandun yung pinakamalalim na part eh. Buti matras na rin si Kuya delivery rider, tingin ko, dahil hindi nakakayanin din yun. Yung kagandahan dito sa ating KTM 390 Adventure, kahit papaano mataas yung ano niya, ground clearance niya, kaya yung mga ganung baha kayang-kaya niya. Ang isa pang advantage natin ay yung mataas yung tambucho natin, so hindi siya basta-basta papasukin ng tubig. Wala ko mamatayan. Yun pa yung isang mahirap kung mamamatayan ka ng makina sa gitna. Kaya ang ginawa ko kanina, naka-premera lang ako, tapos nakababad lang ako sa silinyador para kung sakaling may tubig, hindi siya basta-basta makakapasok. Unexpected yung ride natin today. Medyo may halong kaba kasi first time lang natin nalusong sa baha itong ating KTM 390 Adventure. Buti na lang di ganong kalayo yung portion na malalim yung tubig. Kung may option tayo na wag lumusong sa baha, iwas na lang tayo. Pero kung no choice talaga, presence of mind at doble ingat. Hanggang dito na lang yung video natin. At shout out sa laging sumusuporta at nag-aabang sa mga upload natin. Shout out kila Seb Ramos, Jan Avery, Jello Bolaños at Von Pangilinan. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. God bless sa inyong lahat. Kita-kits tayo sa next ride.